Hello pa, ma'am. Bossing! Naiinis lang ako. Pasensya na po. Nagiging emotional ako. Dati, nabubuhay pa si Joey Lynn. Meron ako laging kakwentuhan. Sa kanya ko lagi sinasabi na naiinis ako sa isang tao. Naiinis ako sa kanila kasi yung tipong pakaramdam. Meron nga, ano ba yun, yung sa Facebook, yung ano po ba yun, yung nakalimutan ko na yung application na yun. Yung application na yun na nag-try ako, tapos yung parang nanghuhula. Kasi wala naman akong iba nakakausap, kundi eto lang sa camera. Tapos minsan di rin ako nagbabasa ng comment. Kasi sa mga comment, minsan nasasaktan lang din ako kasi wala naman din yung iba. Siyempre, kanya-kanya ng opinion. Pero sa camera lang lagi ako nagsasabi ng nararamdaman ko. Eto po, hindi ito drama kasi hindi naman ako magdadrama talaga ng or kaya iiyak na walang dahilan. Masama nang ang loob ko kasi sa mga panahon ngayon, hindi mo alam kung sino yung totoo mong kakampi, kung sino yung totoo sa'yo, or wala talagang totoo sa'yo. May mga tao na kakamustahin ka lang, tapos yung pala magsasabi sa'yo ng pera. Pero hindi niya kinakamusta. Kamusta na yung karamdaman mo? Kamusta na yung nararamdaman mo? Okay ka pa ba? Buhay ka pa ba dyan? Lagi na lang ganun. Parang maalala ka lang nila kapag ka may kailangan. Or kaya pag talikod niyo ko ano-ano sasabihin sa inyo. Mga kamag-anakan man, mga dyan-dyan man, kaya parang may phobia na ako na makipagsalamuha sa iba kasi minsan hindi mo rin alam kung ano yung takbo ng kanilang isipan. Sobrang namimiss ko si Joey Lynn kasi si Joey Lynn ang lagi kong kwentuhan sa lahat. Siguro kaya hindi na rin siya nagsasabi ng mga nararamdaman po niya kasi ayaw niya madagdagan yung mga kinukwento ko sa kanya na panay sama ng loob ko. Minsan kasi may mga tao na pagkausap mo sasabihin sa'yo mga magaganda. Mas pagtalikod mo, malalaman mo na hindi maganda mga sinasabi sa inyo. Tapos minsan ang pinakamasakla pa, hindi pa sa iba sa inyo yung mga nagsasabi ng ganon. Tapos mga karating sa inyo, mantalang kung tutusan na dami-dami na nilang pinakinabong sa akin, lalo-lalo na pagdating sa usapin ng pera. Tapos minsan mo hindi mabigyan dahil kailangan mo din. Masamang-masama ka. At napakasama ng loob ko. Maglilinis nga po sana ako dito. Naglilinis na po, nagbibidyo na ako. Kaso nga lang, hindi naman ako sanay sa mga ganon. Yung mga, hindi ko alam kung parang ba po yun ginagawa nila. May kaaway po sila. Hindi to mga bossing ko. Lalo-lalo na yung mga tao na hindi naman iba sa inyo. Kaya dinilit ko muna yung paglilinis ko. Pero nakapaglinis na ako kanina pa dito. Kasi nagmamadali ako kasi yung anak kong bunso, nagpahawak muna ng cellphone kasi nagbibidyo po siya sa mga laruan po niya. Kaya hindi kaagad ako nagpunta dito. Ngayon, ang dami ko pa po sana gagawin. Kaso nga lang, sumama yung loob ko kasi may empleyado ako na hindi ina-assist ng ayos. Tapos yung iba, may mga boss ako na binalak na po sila pero sa akin na nakikipag-usap. Sinikim-kim ko lang po yon dahil iniisip ko marami naman akong mga empleyado. Baka yung iba naman okay naman sa mga ibang customer. Kaso yung mga ibang customer marami reklamo po sa akin. Tapos ngayon po, nakakapagtaka, dami-dami kong mga stock. Ang sabi doon ng isa sa mga empleyado ko,
na wala na daw kaming stock. Sabi ko, daming-daming stock. Ako na po nag-assist na customer, ako na nagpadala. Ngayon, tinatanong ko sila, bakit ganon? Bakit hindi na-assist ng ayos? Ang masama mga pa nito. Sino ba po matutuwa noon? Pas pagtalikod ko, kung ano nasabihin, high blood daw kaagad ako. Sino hindi naman mga high blood po noon? Tapos may tao din na narinig ko. Ito po sana, mister ko, narinig po niya. Ang sabi daw po, may mga magaganda daw po kaming sasakyan. Pero para daw tungaw, wala naman daw po kaming nararating. Eh, siyempre, busy po kami. Alang ang hasi po namin, maggala ng maggala. Siyempre, hindi naman kami kagaya nila na walang trabaho. Yung bang tipo na parang akala mo na sila kung sino magsalita na ang lakas ng boses kahit walang, kahit alam nila na maaaring marinig po namin dahil magkakatabi lang po kami. Yung mga ganun ba, mga bossy? Tapos palibasa hindi na namin sila inuusap, wala na silang napapala sa amin kung ano-ano mga sinasabi. Na napakasakit na dati-rate mga bossing ko, kahit di pa sila nagsasalita, nagbibigay ka agad ako. Ngayon po, kahit may karamdaman, kahit na namatay na walang anak, pati anak kong namatay na hindi nadamay. Palibasa ay wala silang napapala kung ano-ano mga salita sinasabi, lalo na sa mga ibang tao. Sobrang sakit lamang dahil parang hindi pa iba sa inyo. Or kaya yung mga tao na inaasahan mo, na akala mo, ma-assist ng ayos ang mga customer. Kaya pala, hindi na-assist ng maayos. Tapos kapag kasinata mo, ikaw pa ang sasabihin na masama. Yung mga ganon. Yung pantipong parang mga tao na hindi na iba sa inyo. Tapos ang ending, ikaw pa rin ang mga magiging masama. Hindi ako nagsasalita, pero parang ngayon, parang sobra-sobra na. Kaya parang sama-sama ng loob ko. Mahirap yung mga taong ganyan. May mga tao na mga hangamusta lang sa'yo. Tapos yung pala, magsasabi ng panggamot. Magsasabi ng ganito, kailangan ng pera, ganyan, kailangan ng pangkuryente, kailangan ng pambili ng pagkain. Kahit lagi-lagi mo silang binibigyan, pero once na hindi ka nagbigay sa kanila, masamang-masama ka na sa kanila. Tapos ko ano-ano maririnig mo sa kanila. Kaya sobrang sama ako sa kanila ngayon. Tinitiis ko na lang kahit anong mga sinasabi po nila. Namimiss ko lang yung aking anak. Kaya dito ko agad ako mga bossing. Kasi namimiss ko na yung anak ko. Kasi anak ko si Jomny na lagi kong kakwentuhan noon. Sabi ko, anak, ikaw yung panganay. Ikaw ang lagi kong kukwentuhan ng mga nangyari sa akin. Tapos papayuhan niya po ako. Ngayon po, wala na akong kakwentuhan. Kaya iniiyak ko po dito sa social media kasi wala naman akong ibang kakwentuhan. Wala na yung aking anak na siya lagi kong kakwentuhan kasi yung anak kong punso, maliit pa naman po yun, 11 years old. Bagamat parang mature na rin yung isip po niya pero hindi ko siya lagi nakakakwentuhan. Kung ipukumpara kay Joey na lagi kong kakwentuhan, siya lang po yung lagi kong kakwentuhan. Tapos siya po yung nawala. Siya yung laging nakakaalam ng lahat. Sama-sama lang po talaga ng loob ko. Kaya sabi ko nga po sa mga tao na ayaw nga po sa akin, sabi ko, layuan nyo lang ako kung ayaw nyo sa akin. Ayaw nyo masisita kahit na alam ko naman tama ako kasi hindi na-assist sa mga customer. Tapos ang ending, sila po, mamaliin pa ako dahil nga po naninita ako, masama po bang manita na hindi na-assist yung customer. Kaya sabi ko nga po, mas gusto ko, ako na lang ang lahat-lahat ng yan, okay lamang kaysa may mga tao sa paligid ko na ayaw naman pala sa akin tapos pinag-uusapan ako pag ako'y nakatalikod. Kaya yun, dati po mga bossing, nagtatanggal po kasi marami rin mo ko mga natuklasan na nakakasama talaga ng loob mga bossing. Hindi ako nagsasalita mga bossing ko sa social media. Aso lang ngayon, sobra-sobra na. Iba pa rin kasi mga bossing ko yung babae. Lalo na yung anak ko. Lagi kami nagkukwentuhan. Kaso baka dahil nga sa daming kong kinukwento sa kanya, kaya po naglihim na rin po siya dahil ayaw niya na madagdagan. Ngayon ko po naisip po yun. Ayaw niya na madagdagan yung mga problema ko. Kaya ganun po yung ano sa akin. Ngayon namimiss ko yung ano ko. Wala akong kakwentuhan. Pasensya na po.